Buksan natin ang ating mga Biblia sa Mateo 11 at babasahin natin ang mga talatang 20 hanggang 30. At ito ay may kaugnayan sa paanyaya. Paanyaya. Imbitasyon. Mateo 11, 20 to 30. Kung nandiyan na kayo, buksan natin ang ating Biblia at tayo ay magbasa. Kaya't pinasimulan niyang sumbatan ang mga lungsod na ginawan niya ng karamihan sa kanyang mga makapangyarihang gawa sapagkat hindi sila nagsisi. Kahabag-habag ka, Korasin! Kahabag-habag ka, Bethsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga makapangyarihang gawa na ginawa sa inyo, matagal na sana silang nagsisi na may damit sako at abo. Ngunit sinasabi ko sa inyo, higit pang mapagtitisan sa araw ng paghukom ang Tiro at Sidon kaysa inyo. At ikaw, Kapernaum, itataas ka ba hanggang sa langit? Ibababa ka hanggang Hades? Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga makapangyarihang gawa na ginawa sa iyo, nanatili sana iyon hanggang sa araw na ito. Ngunit sinasabi ko sa inyo, higit pang mapapagtiisan sa araw ng paghukom ang lupain ng Sodoma kaysa inyo. Nang oras na iyon, ay sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat ikinubli mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. O Ama, sapagkat gayon ang mapagpala mong kalooban. Ang lahat ng mga bagay ay binigay sa akin ng aking Ama. Walang nakakilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. At sino mang piliin ng anak na pagpapahayagan niya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamato at magtuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamato at magaan ang aking pasan. Ito po ang salita ng Panginoon, tayo ay manalangin. O po Panginoon, hangad namin pagpalain mo kami ng inyong mga salita, sapagkat salita nyo lamang ang nakakaugkat ng aming pong kalooban, ang aming pong mga kaluluwa. At salita nyo lamang, Panginoon, ang siya pong daan ninyo upang aming matanggap ang mga pagpapalang kagalingan ng aming mga physical, aming emotional at spiritual na kalagayan. Kausapin niyo kami ngayon, Panginoon, at ibahagi ninyo ang mga katotohanan ito ng iyong mga salita upang marinig namin ang inyong pong paanyaya sa isa't isa. Pagpalain po ninyo ang aming pong paghuhulay at nawa magkaroon kami ng isang puso na handa pong makinig at tumanggap. At naway buksan niyo ito upang kayo po, Panginoon, ang siyang magkapagsalita sa amin. Ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Kalimitang sagot natin kapag tayo ay naaniyahan ay tatlong bagay po kapag natin na ang tubo natin sa mga paanyayang dumarating sa atin. Kumisan, tayo'y nagdudumili, no? Nag-alindangan tayo dahil iniisip natin magastos kapag tayo pumunta sa isang kasayahan o imbitasyon. At tumisa naman, dahil sa maaaring malaking imbitasyon, ay nahihiya tayo. Pero mayroon din ang iba na talagang tungtua, sabit na sabit, dahil isang karangalan at pribileyo na sila'y mapabilang sa isang sosyal na pagtitipon. Pero mayroon din iba naman na ang mga imbitasyon dumarating sa kanila ay lubusan nilang tinatanggihan dahil ayaw nilang masangkot, wala silang pakialam. Paano kung si Jesus ang mag-anyaya sa iyo?
tatanggapin mo ba ang paanyayang ito? Yun po yung ating tema. Tatanggapin mo ba ang paanyaya? O magdudumili ka rin dahil niisip mo magastos sa panahon ko, wala akong panahon. Nakakahiya dahil mababa lang pinag-aralan ko o mahina akong tao. Yung mga nandyan sa patingan ay mga matatalino na. Kaya tatanggihan mo na lang para wala ka nang isipin pa. Sa ating teksto, mayroong implikasyon dito o nagpagpapahiwatig na ating Panginoon ay nag-aanyaya sa nakikinig dito sa kanyang salita. At ang kanyang pag-aanyaya dito ay dalawang panawagan. Ang panawagan ng Panginoon sa tekstong ito natin binasa, una, tumalikod sa kasalanan. At ikalawa, lumapit sa kanya. Sa pagtalikod ng kasalanan, ay lumapit din sa kanya. Now, ang tanong natin, paano natin gagawin ito? Paano natin talikuran ang anumang kasalanan? Paano natin matutugunan ang paanyayan ito? Anong basis natin? Anong mag-uudyok sa atin para tanggapin natin? Well, una, alamin muna natin ang paanyaya ng Panginoon sa ating lahat na tumalikod sa iyong kasalanan. Tignan nyo ang salaysay ng Panginoon dito sa verse 20 and 24. Ang kausap niya dito ay tatlong bayan. Una, Chorazin, ang Bethsaida, at ang Capernaum. Ang Chorazin, ang Bethsaida, at ang Capernaum. Ganito ang sabi niya. Kaya pinasimulan niyang sumbatan ang mga lungsod na ginawan niya ng karamihan sa kanyang mga makapangyarihang gawa sapagkat hindi sila nagsisi. Kabag-habag ka, Chorazin, kabag-habag ka, Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga makapangyarihang gawa na ginawa ko sa inyo, matagal na sana silang nagsisi na may damit, sako at abo. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, higit pang mapagpipisan sa araw ng paghukom ang Tiro at Sidon kaysa inyo. At ikaw, Capernaum, itataas ka ba hanggang sa langit? Ay, mababa ka hanggang Hades. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga makapangyarihang gawa na ginawa sa inyo, na natiisa na iyon hanggang sa araw nito. Ngunit sinasabi ko sa inyo, higit pang mapagtisan sa araw ng paghukom ang lupain ng Sodoma kaysa sa inyo. Noong panawagan dito ng Panginoon, sa bansang Chorazin, Bethsaida at Capernaum ay pagsisisi. Ito rin ang panawagan sa atin ngayon. Ang Panginoon ay nananawagan sa atin ng pagsisisi. Anong gagawin natin? Tatanggapin ba natin panawagan? Magdudumili ba tayo? Magastos o ano? O tuluyan ba nating tanggihan? Now, kailangan nating maunawaan bakit kailangan natin tanggapin ang panawagang talikuran ang kasalanan. Una, tignan natin ang aral. Matuto tayo sa nakaraan. Dito ang Panginoon, siya ay nagpaalala sa Chorazin at Bethsaida kung sino yung mga nakaraan na mga bansa na kanyang pinapakilala dito. Unahin natin ang Sodoma bago yung Tiro at Sidon. Matuto tayo sa nakaraang kalutuhanan sapagkat itong Sodoma, wala na ito eh. Ito ay natupok na, nawasak na sa lumang panahon. Yung Tiro at Sidon, kasalukuyan yon sa panahon yon. Nawalan natin ang Sodom and Gomorrah. Anong nangyari doon? Di ba ginunaw ng Diyos ito? Dahil sa ano? Dahil sila'y makasalanan.
No? Ang kasalanan nila ay makikita natin sa ating panahon. Legal noong panahon yon ang homosexual. Mula sa matatanda hanggang sa mga binata, hanggang sa mga bata, talagang uso ang homosexual. At katunayan niyan, gusto nilang halayin ang anghel ng Diyos. Sila ay mga makasalanan. At isa pang bagay na kaya po sila ay mapaparusahan sapagkat hindi nakarating ang mabuting balita o salita ng Diyos sa kanilang lugar. Naroon si Sodom, I mean si Lot, di ba? Si Lot ay nagpunta ron. Pero naging tikom ang kanyang bibig at hindi nagliwanag ang kanyang pagtuo bilang mananampalataya, nagdilim ang kanyang pagtuo sa sampu ng kanyang mga anak. Kaya walang nabalitaan o napakinggan ang Sodoma ng mensahe at wala rin himala na kanilang nasaksihan. Kaya wala silang paraang makapagsisisi ng kanilang kasalanan. Nanatili ang kanilang kasalanan dahil wala silang natanggap na mensahe at wala rin kapangyarihan ng Diyos na kanilang nasaksihan. Maaring ngayon, dapat tayong matuto sa ating nakaraan. Maari kayo. Marami kayong kaibigan, marami kayong kamag-anak, marami kayong kilala na dati kasakasama nyo sa inuman, sa party, sa mga bisyo. Pero ngayon, nanatili kang buhay, sila'y patay na. Hindi rin sila nakarinig ng ebanghelyo. Wala rin silang himalang nakita tulad ng himalang ginagawa ngayon o nagagawa ngayon ng mga tao ay nagbabago. Sa palagay niyo, saan sila ngayon? Wala silang narinig na ebanghelyo. Siyempre, nandun sila sa impyerno, sa dagat-dagatan. Pero ang lesson dyan, matuto ka sa mga nakaraan, sa mga kaibigan mo, na ikaw na lamang natitira, sila ay wala na. At ang dapat mong matutunan, ay ang magsisi rin sa kasalanan. Magsisi sa kasalanan. Tuloy tayo. Ikalawa, matuturon tayo sa kasalukuyan. Anong kasalukuyan dito? Tingnan natin ang Tiro at ang Sidon. Sa 21, 22, habag-habag ka, Corazin, habag-habag ka, Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro, at sa Sidon ginawa ang mga makapangyarihang gawa na ginawa sa inyo, matagal na sana silang nagsisi na may damit sa akin. Na yung Tiro at Sidon, ito yung mga bayan na katabi at malapit dito sa Jerusalem. Malapit sa Corazin, malapit sa Bethsaida, malapit sa Capernaum. Ang ebanghelyo, saan lang ipinangaral? Saan nga si Jesus? Dito sa Corazin, dito sa Bethsaida, dito sa Capernaum, pero sa Tiro at Sidon, wala. Wala silang narinig. Kasalukuyan. Ang mga tao ito sa Sidon at Tiro, tuwang-tuwa sila sa kanilang buhay. Maaaring sila yung mayaman, umaasenso, talagang tuwang-tuwa sila, ngunit hindi nila alam na sila ay patungo sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Ito yung kasalukuyan. At ngayon nakikita natin, napakaraming tao dyan, tuwang-tuwa sila sa buhay nila. Tuwang-tuwa sila sa buhay nila at ayaw nilang pakinggan ang pangangaral tulad nito. Wala silang narinig. Kaya wala rin silang pagkakataong magsisi ng totoong pagsisisi para sa kanilang kaligtasan. Ngunit ikaw, kung ituring ikaw ay ang Corazin, ikaw ang Bethsaida, ikaw ang Capernaum, nakakarunig ka. Kaya ang sabi sa Sodom, kung ang Sodom sana ay nakarunig din ng mensahe at nakarana sila ng himala, ang sabi ng Panginoon, sana, sabi niya, sapagkat kung sa Sodom ang ginawa ang mga makapaling gawa na ginawa sa inyo, nanatili sana hanggang sa araw na ito ang Sodom. Nakita nyo? Mayroon tayong aral
o ang Bethsaida, Corazin, Capernaum, may aral sila sa nakaraan. At may aral sila sa kasalukuyan. Nang Tiro at Sidon, mapapahamak din dahil hindi sila nakarinig ng Ebanghelyo. Samantalang kayo, lahat ng salita, lahat ng pangangaral, lahat ng makapangyarihang gawa ng Diyos ay sa kanila ginagawa, and yet, hindi sila nagsisisi. Hindi sila nagsisisi. Kaya ang Tiro at Sidon, sila ay hahatulan sa kaparusahang walang hanggang kamatayan dahil hindi sila nakapakinig ng Ebanghelyo. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero itong taga Corazin at Bethsaida, Capernaum, ginawan sila ng mabuti ng Diyos. Pinagpapala sila, nakarinig sila ng Ebanghelyo, nakarinig sila ng pangangaral ni Jesucristo mismo upang sila'y magsisi sa kanilang kasalanan, maunawaan nila kanilang pagkakasala at makita nila na ang Diyos na nananawagan sila'y makapangyarihan, pero sila'y nagwawalang bahala sa kabutihan ng Diyos. Binaliwala nila ang kabutihan ng Diyos. Kaya, mas mabigat ang kanilang parusa. Eh kung ating titignan sa verse 22 para sa Sidon, ang sabi dito, ngunit sinasabi ko sa inyo, higit pang mapagtiisan sa araw ng paghukom ang Tiro at Sidon kaysa inyo. Tignan nyo. Kung ang Tiro sana at Sidon ay napapangaralan at nakitaan ng himala ng Diyos, ang sabi dyan, magsisisi sila. Pero hindi sila binigyan ng pagkakataon eh, na sila ay makarinig. Dahil yung lang nais ng Panginoon, dahil ang kaligtasan ay nauna sa mga Hudyo. Diba? Hindi pa kasi namatay si Kristo dito eh. Kaya sila ay mapapahamak sa impyerno. Pero kayo na nakakapakinig, ang sabi dyan, higit pang mapagtiisan ang Tiro at Sidon kaysa sa inyo sa araw ng paghukom. Ibig sabihin, yung pong Tiro at Sidon, talagang sila ay mapaparusahan sa impyerno batay sa kanilang kasalanan na likas. Pero ang Tiro at Sidon, mas malaki, mas mabigat ang parusa sapagkat sila yung ginawa ng kabutihan ng Diyos. Pero hindi nila ito binigyan ng halaga. Ganun din ang Sodoma. Kaya nga, itong mga taga Corazin, Bethsaida at Capernaum, tayo ito na nakakarinig ng pangangaral. Tayo ito na nakakita ng himala ng Diyos, dami mga tao makasalanan dating kilala mo pero nababago, pero hanggang ngayon nagmamatigas ang puso natin ay nating pagsisihan ng ating kasalanan. Ang mga taga Corazin, Bethsaida, Capernaum, hindi sila mga bingi at hindi sila mga bulag sa kabutihan ng Diyos. Narinig nilang pangangaral ni Jesus, naranasan nilang gawang power, kapangyarihan ni Jesus, pero hindi nila pinansin. Kaya ang sabi ng Panginoon sa panunumbat, kahabag-habag kayo, Corazin, kayo yung Bethsaida, kahabag-habag. Pinagpala kayo ng Ebanghelyo, pinagpala kayo ng mga himala, pero hindi kayo natinag sa inyong kasalanan, bagkos nagmalaki pa kayo. At sinabi pa ng Panginoon sa verse 23 kay sa Capernaum, anong sabi sa Capernaum? At ikaw, Capernaum, itataas ka ba hanggang sa langit? Ibababa ka hanggang sa Hades. Ano ibig sabihin nung itataas ka ba hanggang langit? Nagdalawa pong posibilidad na maaring tumataas sila sa langit. Maaring sa material, sa buhay nila, nananagana sila, tumataba sila, yumayaman sila, dahil kabutihan ng Diyos. O di kaya, itong Capernaum, sobra talaga ang biyayang Ebanghelyo, espiritual na pagpapala sa kanila, abot-abot na sa langit, and yet, hindi pa rin sila nakikinig at nagsisi. Kaya ang sabi ito, sabi nga, ibababa ka hanggang Hades. Meron ba tayong ganun? Ilang taon na tayo nakakapakinig ng
ebanghelyo, pero hindi pa rin natin isinusuko ang ating sarili. Hindi na, hindi po magpapatuloy na langit ang makakamunig ng ebanghelyo. Itataas ka hanggang sa langit ang kaalaman mo sa ebanghelyo. Pero walang pagsisisi, ibababa ka sa abis. At ang sabi pa dyan, sapagat kung sa Sodoma ginawa ang makapangyarihang gawaan na ginawa sa inyo, nanatili sana ang Sodoma. Kaso lang, hindi po nanatili ang Sodoma. Winasak sila dahil sa kanilang kasamaan. At sila ay tatanggap ng kaukulang kakursahan. Now, ang sabi rito sa Banal na Kasulatan, na mas mapagtitiisan pa ang Tiro at Sidon maging ang Sodoma kaysa sa kanila pagdating ng pag-aaral. Ibig sabihin dyan, mas malaki ang inyong pananagutan. Dahil alam nyo na kung ano dapat gawin, pero hindi nyo ginagawa. Matatanggap ba natin sa ating James chapter 4, verse 17? Na ang sabi nyo, kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa na mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, anong sabi? Ito ay kasalanan sa kanya. Lalo pang mabigat na kasalanan. At hindi na yun. Ang sabi pa ni Apostol Pedro, 2 Peter chapter 2, verse 21. Kung ating babasahin ito, ang sabi sa verse 20, sa una, masakit po ito eh, itong talagang titignan natin. Ang context po, tingnan nyo, verse 20, 2 Peter chapter 2, verse 20. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga karunihan ng salibutan sa pamagitan ng pagkilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muli sila napasabit sa mga ito at nadaig, ang huling kalagayan nila ay mas masama kaysa ng una. 21. Sapagkat mas mabuti pa sa kanila ang hindi nakaalam ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na malaman ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nakarinig na sila ng mensahe. Naunawaan na nila kung dapat nilang gawin. Pero, hindi sila gawa. Alam na nila, mas masahol pang parusa nila. Sapagkat ang sabi nito, nangyari sa kanilang ayon sa tunay na kawikaan, nagbabalik muli ang aso sa kanyang sariling suka. At ang babaeng baboy na nahugasan na, lublob ulit sa putik. Kaya ganoon lamang ang panunumbat ng Panginoon sa Kurasin, sa Bitsaida, sa Kapernaum, sapagkat sila'y pinagpala ng mabuting pagpapala ng Diyos upang sana'y makita nilang kanilang sarili at hindi sila magmalaki sa kanilang biyaya. Pero ano nangyari? Nagmalaki sila. Ano sabi sa Romans 2:4? Romans chapter 2 verse 4 hanggang 5. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtsatsaga na hindi mo nababati, ng kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Kaya pala ang Diyos nagbibigay sa atin ng kabutihan, hindi para ipagyabang natin na tayo mataba, na tayo maganda, na tayo pinagpala, na tayo mayroong pamilya, na tayo nabubuhay kahit wala tayong relihiyon o wala tayong pananampalataya. Hindi, kabutihan ng Diyos yun para tanawin mo ng lahat ng tinataglay mula sa Kanya at yan ang mag-uudyok sa iyo na dapat ibaba ang iyong sarili at magsisi sa iyong kasalanan. Subalit, kung hindi ka nagsisisi, ang sabi sa verse 5, ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapayag ng matuwid na paghukom ng Diyos. Kaya nga, huhukman talaga ng Diyos ang mga tao sa kanyang kasalanan. Kaya ang tanong natin, hinatulan ba ang Sodoma dahil hindi sila nakarinig ng Ebanghelyo? Hindi. Hinatulan ba ang Tiro Sidon dahil hindi sila nakarinig ng Ebanghelyo? Hindi. Ano humatol sa kanila? Ang kanilang likas na kasalanan. Pero sa atin, tayo ganun din. Hangga
Kaya hindi tayo ng karne ng Ebanghelyo, matutulad tayo sa Tiro at Sidon at sa Sodoma. Pero biyaya sapagkat merong salita ng Diyos na iyong napapakinggan. Yan ay kabutihan ng Diyos para sa iyo. Ngunit kung hindi mo ito pinapansin, para ikaw magsisisi sa kasalanan, nag-iipong ka lamang ng hatol ng kapuotan. Pagdating ng panahon. Kaya nga, bilang tulad tayo ng Korazin, Bethsaida, Capernaum na nakakaalam na ng katwiran, nakakarinig ng Ebanghelyo ng Kristo, nakarinig tayo ng mabuting balita, magsisi tayo at ikalawang panawagan ng Panginoon ay lumapit sa Kanya. Pwede tayong magbago ng ating ugali, okay? Alisin natin ang ating bisyo, iwanan natin ang ating mga masamang ginagawa. Ang dami pong nagmamalaki niyan. Wala na akong paninigulan ngayon. Wala na akong ganito. Wala na akong bisyo. Oo nga. Pero wala kang nilalapitan para ikaw ay mabago pakikaluluwa mo. Dapat lumapit ka kay Jesus. Anong silbi na iniwan mo lahat ng bisyo mo at hindi pumasok si Kristo sa buhay mo? Impyerno pa rin. Kailangan lumapit kay Kristo upang si Kristo ang mamuhay sa iyo at hindi ka na mapupunta sa tiyak na kaparusahan ng iyong pagkamakasama. Kaya ikalawang panawagan dito, lumapit sa Kanya. Verse 25 hanggang 30. Nang oras na yon ay sinabi ni Jesus, tumingala siya sa langit. Ang sabi niya, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat ikinubli mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Ano po yung tinatawag dito na ikinubli sa mga pantas at matatalino? Yung Ebanghelyo. Yung biyaya niya. Yung saving grace. Bakit? Dahil ba sa ang Diyos ay sakim? No. Dahil sapagkat sila ay mapagmataas. Hindi nila kahit tanggapin. Ayaw na tanggapin. Tulad ng Korazin, Bethsaida, eh sabi, oo Ama, ikinubli mo sa kanila at inihayag mo sa mga sanggol. Yung sanggol dito, sa English ay child. Hindi lamang ito baby, but child. Ibig sabihin, anak na maliit pa. Sabi dyan, oo Ama, sapagkat gayon ang mapagpala mong kalooban, ano yung mapagpala kalooban? Na ihayag ang biyayang pagsisisi at panampalataya sa mga mapagpakumbaba. Ang lahat ng mga bagay binigay sa akin ng aking Ama, walang nakakilala sa Anak kundi ang Ama, at walang nakakilala sa Ama kundi ang Anak, at sino mang piliin ang Anak na pagpapayagan niya. Lumapit kayo sa akin, yung mga pinagpayagan. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na naglupaypay at lubhang nabibigatan at kayong bibigyan ko ng kapangkapayanan. Na yung context dito, mga kapatid, hindi ito sa trabaho na kabigatan. Panlulupaypay. Sapagkat ang context ay kabigatan ng kasalanan. Lahat po na nabibigatan na sa kasalanan, nalulupaypay na lumapit kay Jesus. Yan ang context. At ang kanyang tinatawag itong lumapit ay yung mga may pusong sanggol. May pusong baby na pagpagbaba. At ang sabi ng verse 29, pasanin ninyo ang aking pamato at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpagbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. So hindi po ito pasanin mabigyan na trabaho dahil kaluluwa ang pinapasa. Ang makakatagpo ng kapahingahan. Ang kaluluwa napapahinga lang kapag nawala na po yung sumpa ng kasalanan. Sapagkat madaling dalhin ang ating pamato at magaan ang aking puso. Now, mayroong bagay na tayong dapat malaman dito. Sa ikalawang panawagan ng Panginoon na lumapit sa Kanya, sapagkat Siya ang namamagitan sa iyo. Siya ang namamagitan sa iyo. Kung ating babasahin, unawain natin maigi ang 25, verse 25, hanggang 7. Ang sabi dyan, ng oras na yon ay sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat ikinubli mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Dito,
Ang Diyos mismo ang siyang pumipili kung sinong papayagan ng katotohanan ng mabuting kaligtasan. At si Kristo na namamagitan lahat ng inibig ng Diyos, si Kristo ngayon ang namamagitan sa kanila. Tanda natin, mga sanggol dito ay hindi lang baby, kundi child. Pag sinabing child po, tinuring na anak ng ama, kailan niya tinuturing na anak ang kanyang mga anak? Bago pa lamang, hindi kaya ng mundo. Sapagkat, ang sabi ron, pinili ng Diyos ang kanyang mga tao bago likhain ang salimutan. He chose us before the foundation of the world. Yung chosen doon, mga kapatid, kung ating titignan sa malalim na pagkaunawa, loved, ibig sabihin, inibig niya. Inibig niya tayo bago pa lamang likhain ang salimutan. Kaya ang Diyos ang siyang pumipili ng kanyang pagpapahayagan. At si Kristo ngayon ang siyang namamagitan upang yung mga taong inibig ng Diyos, yung sanggol na yon, ay makilala siya sa pamamagitan ni Kristo. Siya yung namamagitan. At hindi rin sa mga mayayabang, sa mga mapapamataas, mga matitigas ang puso. Inihayag ni Kristo mabuting balita doon sa mga sanggol ang puso at hindi sa mga matatalino at mga mapagdibake. Diba? Kaya sabi ka ni Pablo sa 1 Corinthians 1:18 hanggang 20, ang sabi rito, sapagkat ang salita ng krus ay kangalan sa mga napapahamak. Sino ito? Mga pantas, mga matatalino, mga mapagdibate. Ngunit sa atin na iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, aking wawasakin ang karunungan ng marunong at ang pangunawa ng matatalino ay aking bibiguin. Nasaan ang taong marunong? Nasaan ang eskriba? Nasaan ang biyasang makipagtalo sa panahon ito? Hindi ba't ginawa ng Diyos na kahangalan ang karunungan ng sanlibutan? Imbis na yung salita, yung pangangaral ng Diyos ang kahangalan para doon sa mga tao sa salibutan, ang sabi ng Diyos, yung kanilang katalinuhan siyang magiging kahangalan. Kaya hindi makilala ang Diyos dahil nahangal sila. Tulad sa Sodom, talagang hindi binigay ang mabuting balita dahil hangal at matatalino yung tao niya. Pero sa Tiro at Sidon, hindi pa po namamatay si Kristo. Dahil ang kaligtasan po na dapat sa mga Hudyo. So, inibig sila ng Ama. Ang katotohanan ay inihayag ng Panginoon sa mga childlike people, yung mga may pusong sanggol. Pinili sila ng Ama. At ang sabi ng Panginoong Jesucristo, verse 36, sa ating text pala, I'm sorry, sa ating text, verse 25, nang oras na yon ay sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat ikinubli mo ang mga bagay nito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Oo, Ama, sapagkat ngayon ang mapagpala mong kalooban. Dito nyo, mapagpalang kalooban ng Diyos na ihayag ang kanyang biyayang kaunawaan ng kaligtasan sa mga mapagpakumbaba tulad mo. Kung ikaw ay tutugon sa panuwagan magsisi at lumapit sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa 27, ang lahat ng mga bagay ay binigay sa akin ng aking Ama, walang nakakilala sa anak, maliban ang Ama lamang. At walang nakakilala rin sa Ama, kundi ang anak. At sino mang piliin ng anak na pagpapayagan niya. Kaya yung mga mapagpakumbaba, pinapakilala ni Kristo kung sino ang Ama. At nakikita natin na ang Ama makilala sa pamagitan kay Kristo lamang. Kung anong pangangaral ni Kristo, anong ginagawa ni Kristo, hayag yun. Kaya may alagad pa nga na halos 3 taon ng kasama, eh hinahanap pa niya at gusto niya makilala ang Ama. Sino yun? Philip? Di ba? John 14? Ang sabi ni Philip, Panginoon, ipakita mo sa akin ang Ama para
Nauunawaan namin. Ang sabi ng Diyos President, Philip Diatan, tatlong taon na tayo nagsasama, hindi pa kilala ang Ama. Kung ano yung nakikita mo sa akin, ano yung narinig mo sa akin, ako at ang Ama ay isa. So si Kristo nagpapakilala sa Ama, kaya tinawag siyang salita. Sapagkat tayo sa salita, ipinapahayag kung sino ang Diyos. At sa ating pangaral, actually, si Kristo pinapangaral na sa natin sa kaligitan, salita, upang makilala natin ang Ama. At dahil makilala natin ang Ama, makakaroon tayo ng totoong kaalaman na ako'y isang makasalanan, ako'y dapat magsisi sa aking kasalanan at sumampalataya sa sinubo ng Ama na si Kristo bilang ating tagapagligtas. Pagka ganun po ang nangyari, ang iyong pagtanggap sa mensahe, ang sabi rito, ikinabli mo sa mga pantas at niloob mong ihayag sa mga sanggol. So therefore, isa ka sa mga sanggol. Isa ka sa mga tinili ng Diyos na pahayagan ng katotohanan upang ikay magsisi sa iyong kasalanan at lumapit kay Jesucristo. At ang sabi ng Panginoon, para ikay totoong maging alagad niya, 28 hanggang 30, lumapit kayo sa akin. Kayo lahat na nalulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Context, ano yung kinakapaguran ng mga tao ito, yung mga kanya tinawag mo, mga sanggol? Hindi trabaho. Hindi yung kasalanan na nagpapabigat sa buhay nila. Nalulupaypay sila. Kaya sabi, pero pagkatapos may kayo magsisi, lumapit ka sa akin. At sa paglapit sa akin, ang sabi ni Jesus Christ, so pag mabigyan ka ng kapahingahan, eh mayroong kondisyon. Ano yun? Pasanin ninyo ang aking pamato. Matuto kayo sa akin, sapagat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaliwa. Ano ba ang ating papasanin? Yung pamatok ni Kristo. Ano ba yung pamatok ni Kristo? Ha? Ano ba yung krus ni Kristo? Kaligtasan sa mga hinirang ng Diyos. So yung din dapat nating gawin na tayo'y makipasan sa pamatok ni Kristo, yung kanyang gawain, ibig sabihin, maglingkot tayo sa Diyos na kaagapay ni Kristo. Kung ano yung layunin ni Kristo na magligtas sa makasalanan, tayo din ay dapat maglingkot upang ang mga tao mapahayagan ng salita upang sila man ay maligtas. At hindi tayo basta-basta makapag-share kung wala tayong alam. Kaya sabi nga, mag-aral kayo sa atin. Kaya ito ang ating ginagawa every Sunday, ang sabi sa Ephesians 4:11, kaya mayroong pastor at guru upang turuan, i-equip ang lahat, ang buong iglesia, upang maisagawa nila ang kanilang katungkulan, upang mapalawi, mapalaki, maparami ang katawan ni Kristo, walang iba kundi ang iglesia. Maglingkod tayo sa ating Panginoon. Mag-aral tayo. Kaya sa ating paglilingkod, hindi pwedeng mahiwala yung pag-aaral. Hindi ka naman mo. Sabi sa akin, hindi ako pwedeng mag-aaral, hindi ako nag-aaral. Hindi ako pwedeng maglingkod sa Panginoon, wala akong alam. Kailangan, gawin natin ang bagay na yun. At pagkatapos, manalig tayo sa ating paglilingkod, ay manalig tayo sa ating Panginoon na tayo ngayon bibigyan niyang kapahingahan. Sapagkat ang sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok, matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluwa. Manalig tayo, hindi malupit ang ating Panginoon. Di tulad ng mga Panginoon ng salibutan o ng iba kundi sa Satanas, malupit siya. Maraming sumusunod, maraming nililingkod dyan. Sino yung mga nililingkod kay Satanas? Sa ngayon, magbigay kayo halimbawa. Mga adik! Nililingkod sila kay Satanas. Alam nilang masama yun at ang pinagmumulan ng kasamaan ay si Satanas. Pero yun ang pinaglilingkuran nila. Naglalasing, nagbibisyo.
ang Panginoon natin ay hindi malupit, kundi kalayaan ng iyong kaluluwa, kapayapaan ng iyong kaluluwa, kapatawaran ng iyong kaluluwa, paglago ng iyong spiritual na buhay, pag-aaral ng kanyang salita, pagsunod sa kanyang kalooban na makapaglingkod, maging instrumento tayo sa kaligtasan ng iba. At hindi tayo mahirapan sapagkat ang sabi si Sterfi, sapagkat madaling dalhin ang aking pamato at magaan ang aking pasan. Pero yung sa kalaban kay Satanas, madaling dalhin ba? Madali sa sarap, no? Sa simula. Pero pag dumating ang takdang paghahakol tulad ngayon, ayan, nagpatayan na sa ano. Dahil sila nakakulong, bakit sila nakulong? Dahil sa paglilingkod nila kay Satanas. Paggawa ng iba't ibang mga kasalanan. Magaan ba yun? Napakabigat siya. Dahil hindi pa tapos ang kalbaryo nila ngayon, inaani lang nila yung consequence ng kanilang kasamaan. Pero pagkatapos ng kamatayan, mas matindi pa. Dahil yun ay impyerno na. So, hindi malupit ang ating Panginoon. Yun ang akala ng marami ngayon eh. Ay, huwag muna akong bigyan ng panahon dyan. Ah, wala akong panahon dyan kasi, alam mo, punta sa ano ko yan eh. Pero mo, yung paniniwala din yan, bawal ang ano dyan, bawal ang ganito. Nagiging mabigat yan kasi iba yung amo natin. Iba yung amo mo. Imbis na pagsunod mo kay Kristo, makakalaya ka sa lahat ng bawal. Eh, nagiging pabigat sa'yo, dahil kontra. Hindi po malupit ang ating Panginoon, kundi siya'y maamo, hindi siya marahas, kundi siya'y mapagpakumbaba. Hindi siya nagbibigay ng kabigatan, kundi siya'y nagbibigay ng kapayapaan ng iyong kaluluwa. Kaya ang panawagan dito, tatanggapin mo ba panawagan ng Panginoon? Ano yung panawagan niya? Simple lang. Dalawa. Magsisi sa iyong kasalanan. Kalawa, lumapit sa kanya para ikaw ay tuluyang bigyan ng kapayapaan ng iyong kaluluwa. So ano yung pinapahiwata dito sa atin ngayon, this present time, sa ating palagay ngayon? Alam niyo, unang-una, ganito eh. Para maunawaan mo na ang Diyos ay mabuti, at ang kabutihan ginagawa ng Diyos sa iyo ay nag-uudyok na ikaw'y magsisi sa iyong kasalanan upang huwag kang matulad sa Tiro at Sidon at sa Gomora, bilangin mo ang mga pagpapalang tinatanggap mo simula nung ikaw'y nasakyan pa ng iyong nanay. Bilangin natin ang ating mga natatanggap na pagpapala. At sabihin ko sa iyo, kung ito'y titignan mo, palagan mo, sa araw-araw sa buhay mo, isipin mo, mayroon ka talagang dahilan para lumapit kay Kristo, magsisi ng iyong kasalanan. Simulan mo lamang, nung bigyan ka ng buhay sa sinapupunan ng iyong nanay, biyaya ng Diyos yun. Sapagkat walang nakapagbubukas ng bahay bata, maliban ng Diyos. Kahit may simigan na lalaki at babae, pagtagpuin, ang Diyos ang gumagawa ng kapangyarihan himala na ito ay magiging tao. Sapagkat siya ang nagbibigay ng kilala. Siya ang nagbibigay ng buhay. Biyaya yun. At pagkatapos, mayroon kang mga magulang na kahit salbahe ka, tinuturuan ka, binubuhay ka. Katulad ka rin nakita ko sa palabas na rin na nabong palabas yun sa hapon na mayroong mga magkakapatid, apat sila magkakapatid, na iniwan ng nanay, inabot sila ng bagyo, alam mo saan sila natutulog? Alam mo yung sa pier na may mga bato na kahilera doon, sabi yan? Hindi, yung ano, alam mo may mga bato yun, andun sila, parang mga ibis. At pinasok nitong isang announcer sa TV na pinasok talaga yung butas, dahil gusto nyo makita ko ng laman doon, andun yung magkakapatid. Ang panganay nila ay 12 years old, tapos mayroon pa siyang tatlo kapatid manliit. Kaya sabi nung panganay, ako nagiging nanay-tatay, din tatay ko, minsan, 10 hindi pumunta yun sa amin. Minsan lang, kaysa yun na naglalambat, pero bawal doon kasi malapit sa US Embassy. Bawal ang manlambat doon, pero ginagawa niya, talagang nakakahuli rin siya, panabuhay ng mga anak niya. Pero alam niyo ba, na sino nag-preserve ng buhay ng mga bata niyo? Hindi
dahil sa kanilang pagsisika, kundi ang Diyos nagbigay sa kanila ng kabutihan para sila ay mabuhay sa ganun. Kung sino man ay nabubuhay, kabutihan ng Diyos, ano pa kaya ikaw? Lumaki ka na mayroong mga magulang na galanga sa iyo, nakapag-aral ka, pagkatapos eh, hanggang sa ikaw ay nakapagtrabaho na, biyaya ng Diyos. Hanggang sa ikaw ay makapanligaw at sinagot ka, biyaya ng Diyos. Hanggang sa ikaw ay magkaroon ng pamilya at magkaroon ng mga anak. At hindi na magkaroon ng anak, kundi magkaroon ka pa ng magandang katayuan sa buhay. Hindi pa sapat yun, pakilalanin mong Diyos, para pagsisihan mo natin yung gawang kasalanan. Sa kabila ng ikaw ay walang pakilala sa Panginoon, ay pinagpapala ka ng mabuting bagay, lalo na ngayon, nakakarnig ka ng Ebanghelyo, higit pang pagpapala at kabutihan niyan. Kung ito hindi mo pinapansin, ang sabi sa Roma 2:4, ito mag-uudyok sa iyo para magsisi. Pero kung hindi, nag-iipon ka ng pangusa sa araw ng pag-uudyok. Kaya simula ngayon, bilangin mo ang biyaya. Ilan sa atin dito, muntik-muntik ka ng mamatay. Ilan sa atin dito na pangalawang buhay natin. Anong sasabihin naman ito? Swerte ako. No, hindi swerte. Kay buti ng Diyos na makita mo pa ang kanyang mga gawa. Bagamat wala ka ng kakayanan, wala tayong kakayanan, na maangkis ang mga biyaya na tanggap nila, pero akalaan mo, no, sino yung pinakamayaman pa, sila may malaking panabutan sapagkat sila may malaking dahilan para sila magsisi sa kanila sa akin. Huwag mo sabihin wala kang dahilan para magsisi. At isang biyayang tinanggap natin, yung common grace na sukat ikaligtas ay ang Ebanghelyo. Nakakapakinig ka. Naunawaan mo. Kailangan mo dito yung puso mong hanggang magpakababa, magsisisi at lumapit sa ating Panginoon. At ikalawang dapat natin isipin, ngayon pa lamang. Yung Sodoma, hindi siya nakapaghanda sa kanilang judgment. Pero ngayon, nakakarnig tayo ng Ebanghelyo, pangangaral, inihanda ng Diyos, at tayo rin dapat maghanda sa ating darating na paghahatol. Kaya, itong biyaya ng Panginoon para paghandaan natin ang ating tadhana. Saan? Sa paghahatol ng Diyos dahil sa katigasan ng puso natin, gising na tayo, pinadalhan na tayo ng Ebanghelyo at ang kaalaman natin sa Ebanghelyo ay abot langit na, pero ibababa tayo sa Hades. Kung hindi natin pansinin ang biyaya nito. Sapagkat ang sino mang nagwawalang bahala ng paanyaya ni Jesu Kristo para magsisi at lumapit sa Kanya, malaki po ang pananagutan. Dahil alam mo na, dapat mong gawin. Kaya nga, bilangin mo yung pagpapala, paghandaan mo yung kinabukasan, saan ka pupunta, sapagkat sinabi sa Hebrews 9:27, minsan lang tinakda ng Diyos sa tao ang mamatay. At pagkatapos nito ay ang paghahatol. Wala na tayong magagawa doon. Paghahatol. At mas malaking paghahatol sa atin dahil alam na natin kung ano dapat natin gawin pero hindi natin ginagawa. Eh ngayon pa lamang, yumakap na tayo sa Panginoon Jesus. Walang ibang pangalan na binigay ng Diyos sa silo ng langit para sa ikaligtas ng mga nagsisisi. Kundi kay Kristo. Kaya yumakap na tayo. Bago tayo makayakap kay Kristo, magsisi muna tayo sa ating mga kasalanan. Imbis na ikaw ay magmalaki, magmataas. Gaya na nangyari sa Psalms 73, na ang mga hambog, mayayaman, naglalakihan ang kanilang mga mata, lumurusot sa katabaan, at ginagawa ng kwintas ang kanilang kayabangan, sinasabi, nakikita ba ito ng Diyos? Imbis yun ang maging ugali natin, the more na tayo'y sumasagana sa buhay na ito, dapat kilalaan natin natin sa buhay, tayo'y makasalan. Magsisi tayo. At magpasak kay Kristo. Maglingkod kay Kristo. Mag-aral kay Kristo.
na habang tayo naglilingkod sa Kanya, dumudunong tayo sa Kanyang katotohanan, tumitibay ang ating pananampalataya, at lalo natin napipumuhay ang Kanyang katwiran, kaya tayo makapamuhay sa kabanalan. Pare ngayon, iniiyanggal ng Panginoon. Anong desisyon mo? Tatanggapin mo ba ang panyaya? O magdudumili ka dahil marahaya? Hindi kaya magastos? Mawawala lahat yung mga bisyo ko? O tuwang-tuwa ka na ikaw ay tinatawagan ng Panginoon? Hindi kaya naman masaklap eh, lubusan mo na lang tanggihan at sasabihin mo, bahala. Tanggal natin, inihahanda ka na ng Panginoon sa maaari mong tadhana, parulog na. Piliin mong buhay at hindi ka magsisisi. Kapay na lang yung tayo. Tayo mo na lang.